Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng High School League, gusto ko lang ipaalala sa inyo na paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan nyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Bilibili account na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang Chapter 105 na International League. Nagawa ang masupalpal nitong si Sendo, itong si Sanji, na naging dahilan upang makuha nila ang bola laban dito. At itong si Akagi naman ay nagpakitang gilas agad at ipinakita agad nito ang kanyang signature moves na Gorilla Dunk na naging dahilan upang makuha nilang unang punto sa second half ng laban. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Kuzo ang bola at dinadala na ito ni Sanji papunta sa kanilang basket habang binabantayan ito ng mahigpit ni Sendo. Pumasok na kayo ng magandang mga kasama! Huwag lang kayo mag-stay sa isang pwesto! Kailangan makahanap tayo ng magandang pwesto upang makapuntos tayo! Yan ang sigaw ni Sanji. Mag-ingat kayo mga kasama! Kailangan mabilis ang ating mga mata dahil mukhang meron silang pinaplanong play para makapuntos sa depensa natin. Yan ang sabi ni Sendo na biglang kumaripas ng takbo itong si Ishido sabay sumigaw ito ng malakas. Alam mo nang iyong gagawin, Sanji! Huwag mo nang hayaan pa na tumagal ang bola sa iyong kamay! Yan ang sigaw ni Ishido. Talaga naman oh, nagsosolo na naman ang dalawang ito. Pero wala naman kami magagawa. Basta isang siguradong punto, sahayaan na namin sa inyo yan. Yan ang sabi ni Jin sa kanyang sarili na nakangiting nakatingin sa gagawing play nitong sila Sanji at Ishido. Habang itong si Sanji naman ay pinasa na nga ang bola papunta kay Ishido. At nangawak na ni Ishido ang bola, mabilis niya din naman itong idrinibol papunta sa kanilang basket. Sabay tumalon at gumawa ng isang jump shot. Ngunit, bigla namang sumulpot sa kanyang harapan itong si Akagi at talaga namang sinasabayan siya nito sa itaas. Hindi mo yan magagawang maipasok! Hindi kita hayaan na makapuntos dito! Yan ang sabi ni Akagi habang itong si Ishido naman ay biglang ibinato ng palubo ang bola papunta sa kanilang basket. Kaya naman, itong si Akagi ay napangiti ng bahagya. Siguradong hindi yan papasok. Malabong maipasok ang ganyang klaseng tira. Yan ang sabi ni Akagi sa kanyang sarili. Ngunit, laking gulat nitong si Akagi dahil na nga sa biglang sumulpot itong si Sanji sa itaas. Ano? Paano? Paano siya nakapunta agad ng ganun kabilis dyan? Yan ang gulat na sabi ni Akagi sa kanyang sarili. Habang itong si Sanji naman ay nakuha na nga ang bolang ibinato ng palubon itong si Ishido. At nang hawak din Sanji ang bola, hindi na ito nagaksaya pa ng oras at hindi niya na ibinaba pa ang bola dahil idinerecho niya na ito sa kanilang basket. At gumawa na siya ng isang monster slam dunk na agad din namang pumasok sa kanilang basket. Kaya naman, nagawa na naman nilang maitabla ang score sa Shouko na labis na ikinatuwa talaga ng buong tagahangan ng Kuzo. Ayos! Nice one Sanji at Ishido! Best duo ng Kuzo! Ibang klase talaga ang inyong mga play! Hindi ka predik-predik at nakakabilib talaga kayo! Lalong-lalo ka na Sanji! Ang bilis mong kumilos! Nagawa mong maiwanan ang nagbabantay sa'yo na hindi niya namamalayan! Sige Ishido at Sanji, durugin niyo ang kupunan ng Shouko! Yan ang sigawan ng matagahangan ng Kuzo, habang itong si Ishido naman ay napangiti kay Sanji. Hoy ikaw, na sentro ng Shouko, akala mo ba talaga na challenge mo ako sa sabayan natin kanina? Pwes, diyan ka nagkakamali, dahil malabo ako mapigilan ng isang katulad mo. Ngayon, na alam niyo na ang aming kapasidad, siguro naman mag-iingat na kayo sa bawat kilos ninyo. Dahil kung hindi kayo mag-iingat, siguradong tatambakan namin kayo ng gusto. Yan ang sabi ni Ishido. Ang yabang mo naman. Hindi pa naman tapos ang laban pero kung umasta ka, akala mo natalo mo na kami. Makikita mo, ipapakain namin sa inyo ang lahat ng sinabi mo ngayon. Yan naman ang inis na sabi ni Akagi. Habang itong si Sanji naman ay nilapitan ng bigla itong si Sendo. Sabay dinuro ito at nagsalita. Ano na Sendo? Masyado ka mabagal para sa akin. O baka naman, hanggang dyan na lang talaga ang kaya mong gawin. Dapat maupo ka na lang at ipasok niyo na yung may number 11 para siya naman ang madurog ko. Yan ang sabi ni Sanji. Ayos ka din Sanji. Hindi porket nakawala ka sa akin, ay mamaliitin mo na ako ng ganun-ganun lang. Baka nakakalimutan mong mas nauna kaming nakapuntos kumpara sa inyo.
At baka nakakalimutan mo din, nagawa na kitang masupalpal kanina. Kaya naman, huwag mo akong uunahin, sayabang mo na yan. Yan naman ang sabi ni Sendo. Hindi kita niyayabangan, Sendo. Dahil ipinapakita ko lang sa'yo na masyadong malayo ang agwat natin sa isa't isa. At oo, nagawa mo nga ako masupalpal kanina. Pero tsamba lang naman yun. May kita mo, hindi na yun mauulit pa. Yan naman ang sabi ni Sanji. At itong mga tropa ng show ko ay napansin na nga ang mainit na tensyon sa pagitan nila Sendo at Sanji. Tignan nyo, mukhang may tensyon sa pagitan nila Sendo at Sanji oh. Ano kayang pinag-uusapan nila? Naghahamunan ba sila? Yan ang sabi ni Nomo. Siguradong niyayabangan ng Sanji na yan yung si Sendo. Dahil na nga sa nakagawa siya ng puntos. At diba nga, nagawa siyang masupalpal nitong si Sendo kanina. Kaya naman, siguradong nainis yan kaya binawian niya agad itong si Sendo at hinamon niya agad. Yan naman ang sabi ni Takamiya. Sa kabilang banda naman, mabalik na tayo sa loob ng court. At dito ay agad na nilapitan ni Akagi itong si Sendo. Huwag mo na pansinin yan, Sendo. Hayaan mo lang siyang manginis. Dahil baka isa sa mga taktika nila ang ganyang laruan. Kaya naman, huwag mo na siyang pansinin at mag-focus ka na lang sa laro. Yan ang sabi ni Akagi. Sa tingin ko nga, ganun ang kanilang ginagawa. Kaya naman, kung iniisip nila na magpapa-apekto ako sa mga sinasabi nila, pues, dyan sila nagkakamali. Dahil lalo lang ako nag-e-enjoy sa laban. Ngayon, humanda sila. Dahil ako naman nakikilos. Yan naman ang sabi ni Sendo. Habang itong mga kasama ni Sanji ay sinisigawan siya. Hoy Sanji! Inuuna mo na naman yung pagyayabang mo ah! Sira ulo ka talaga! Yan ang sabi ni Rio. Tama nga si Rio, Sanji. Nagyayabang ka na naman. Hindi pa naman tapos ang laban. Mamaya ka na magyabang pag sigurado na ang ating pagkapanalo. Yan naman ang sabi ni Ishido. Oo, alam ko naman yan, Ishido. Kaya naman, huwag mo na nga akong pinagsasabihan dyan. Gusto ko lang talaga magseryoso ang ating kalaban para naman mas maganda ang laban na to. Diba nga, yun din naman ang gusto mo. Ang isang laban na ibinibigay ang lahat. Yan naman ang sabi ni Sanji. Umayos ka, Sanji. Dahil kapag tayo ay natalo sa kakahamon mo na yan, ikaw lang ang aming sisisihin dito. Kaya naman, umayos ka dyan. Yan ang sabi ni Ken. Nang biglang sumigaw na nga itong si Jin. Tama na yan. Dumipenso na kayong lahat. Huwag na kayong magsisihan dyan. Kailangan natin silang mapigilan sa posisyon na ito. Yan ang sabi ni Jin na naging dahilan upang agad na dumipensa ang mga malalaro ng Kuzo. Habang itong mga malalaro ng Shouko naman ay naganda na nga para sa gagawin nilang pag-atake. At dito ay hawak na nga ni Ryota ang bola at tinadala niya na ito papunta sa kanilang basket. Sendo, pwesto ka na maganda. Bibigyan kita ng isang magandang pasa. Pakitaan mo yung mayabang na Sanji na yan. Yan ang pabulong na sabi ni Fujima. Okay, sige Fujima. Hindi kita bibiguin sa posisyon na ito. Yan naman ang sabi ni Sendo. Habang itong si Fujima naman ay nilapitan rin itong si Akagi. Akagi, ikaw naman, pumasok ka din na maganda. Bigyan mo ng isang screen itong si Sendo upang malibre sa kanyang gagawin na pagpuntos. Kailangan makabawi itong si Sendo upang manggigil itong si Sanji sa laban at mawala ito sa focus. Yan ang sabi ni Fujima. Sige Fujima, gagawin ko yung plano mo. Ako na ang bahala sa lalaking yon. Hindi ko ahayaan na mapigilan niya si Sendo. Yan naman ang sabi ni Akagi. At dito na nagtatapos ang chapter 105 ng International League. Isa na nakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-anime